Anong napanood mo yung result of your hard work? Ako po, the first time na napanood ko yung buong pilot week namin. Kasi before po yung screening, pinanood po namin yung walang fan talaga. And lagi po sinasabi ito from the very beginning. Fan ako ng sarili namin show kasi from the cast and yung story and yung lahat ng set design, lahat sobrang namamangha ako. And yung nasabi ko kayo, sure ba sila kinuha nila tayo dito? Parang sure ba sila na pinasama nila tayo sa cast na to? Kasi sobrang gagaling po nila eh. And yeah, I'm very, very happy and I feel very blessed. Sino yung pinakamadalas mong ka-excited na mga veteran actor, actress nung dun sa ano? Madalas po si Tito John, Tita Tessie, and si Miss Jay. And Kuya Zanjo, kasi kami po yung lagi magkakasama sa mansyon namin. But bukod po sa kanila, lagi ko rin kasama siyempre si Seth. And si Lucerio, si Raven, and Lance Carr, Angelica Lau, si Sean Tristan din, and kuya si Jay Navan. Hindi ka ba kinabahan sa kanila? Ang huhusay kasi. Yung Hindi ka ba na-intimidate? Makalimutan mo yung linya mo. Okay, mag-take one ka, take two, ganyan. Siyempre sobrang kabado ako kasi parang ang tagal ko rin pong napahinga talaga sa drama na serye. And before po kasi Dirty Linen, ginawa ko yung bola-bola na rom-com and very light na. Pandemic time yes pa po. Yan. Tapos biglang ang bilis na Dirty Linen, ang bigat niya agad. So, syempre po kinabahan ako, but intimidating sa mga actors ko, no naman po. Kaya nga po nasabi ko kanina, pinadali nila yung trabaho namin sa Dirty Linen. Francine, medyo Inglesera yung role mo. Sorry po. Medyo Inglesera yung role mo. Oo nga po eh. Ang hirap challenge ka ba? Opo. Kasi meron siyang mga words minsan na hindi ako familiar and hindi ko alam paano siya pronounce. Pero syempre, character ko yun. So, kailangan ko siyang aralin. And yeah, yun lang yung hihirap ako sa kanyan kapag nagtataray siya. This is your first team up with Seth, right? Yes. Tama ba ako? Experimental yung love team nyo eh. Di ba? Parang ganun. Medyo ganun po. Kaya pressured din kami na ano bang ginagawa natin sa sarili natin. And sobrang lagi rin kaming, yun nga po sabi ni Ate Jeline kayo, ng mga overthinkers kami. Mga na-overthinkers? Overthinker. Mm. Kasi ako po, sa eksena namin ni Seth, talagang direct, pagka-cut niya, direct, okay po ba yun? Or gusto niyo isa pa? Pero syempre, nagtitiwala po kami sa mga directors namin. So kapag in-approve nila, di okay na rin kami. Hindi ka kinabahan? Kasi syempre, meron kayong fans ni Kyle, tapos merong Seth Rhea. Yung pagtanggap ng tao, nandun ka ba sa parang baka hindi natanggap ng iba or whatever? Kinabahan, no po, but yung takot na, hindi naman sa fans, but sa takot na baka hindi namin magawa na maayos yung work namin, baka ma-disappoint namin sila Sir Deo, kasi syempre hindi lang ito basta-basta na set yung binigay sa amin eh, talagang kailangan paghandaan din. So, mas more on po sa ganun. Kasi before the last time interview you dun sa special screening, you mentioned na may mga Dirty Linen nung mga pinadaanan, mas sa limot na pinadaanan bago nabuo itong love team yun, no? Diba? Yes. May mga, pero ngayon ba, prepared ka na, handa ka na, at dead mo na lang talaga yung negativity na reaction ng ibang tao or fans? Actually, nalaman ko lang din, na-discover ko lang din sa sarili ko na prepared na ako na baka work din si Seth and kung ano mang sabihin ng mga tao habang ginagawa na rin namin yung show. Kasi syempre po nung in-offer sa amin nandun yung kaba and yung doubt sa aming dalawa din ni Seth and syempre sa mga magiging isana namin at sa mga magiging reaction ng mga tao. But yun, habang ginagawa naman po yung show, alam kong prepared na ako sa kung ano mang ibabato nila. Iniyakan mo yung mga kumag-bash dati o hindi? Meron ka ba dumating sa point na dumating sa point na gano'n? Di naman po sa iniyakan, but like, sobra lang akong nalungkot. And I felt so disrespected kasi ang dami nilang sinasabi na hindi naman totoo. And syempre, I didn't get the chance to defend myself na ako talaga yung sa sarili ko nagagaling. But it's in the past na, yes. Nakamove on naman na tayo doon. But yun lang. Paano ka sinuporta ng family nung time na yun? Yung mga, syempre, nakikita nila medyo low. Especially your mom. Yes. I think we all know naman ang ginawa ng mom ko. Hindi naman siya bad because syempre, nanay. And of course, my other relatives din. But, yeah, lahat naman yun ang galing lang dahil sa pagmamahal nila sa akin. Sa pag-aalaga. And they know me so well po kasi. So, ganun yung reaction nila.
but like, we've said this in the past, so we should move on na. And yeah, yun, talagang pinotektahan lang ako, and they made sure na hindi ako talagang nakakain masyado ng mga hate comments na yun. Pero ano, kumbaga, nung course, nung squad niya, di ba, parang yeah. Sabi nga ni Seth, best friend kayo eh, di ba? Nung time ba na yung best friend talaga? I wouldn't say best friend talaga kami kasi... Close kayo during that time? Yeah, friends naman po kasi kami nga pa talaga naman magkakaibigan po noon. And syempre habang lumalaki talaga siguro may mga moments in life na kailangan yung magparte ng mga tatahakin nyo. But yeah, friends naman po kami ever since. Hanggang ngayon kinakikita may connection pa rin kayo. Best friend pa rin ba daw kanito? Communication. Or parang nagpaparamdam na ba? I mean, multo. I mean, friends naman po kami and hindi, parang hindi naman po nawala yung connection na yun. Kasi parang from the beginning, magkaibigan naman kami and I don't think nawala yung friendship. Yung communication meron pa rin ba ngayon? Di kaya yung case? Wala na po but we're in good terms. Last na lang, kamusta ang school? Okay naman po ang school. Syempre na ang hirap lang din po kasi napagsabayan yung work and ang pag-aaral pero kinakaya naman po. So far humihinga pa naman ako. Last na lang, kamusta na kayo ni Seth right now? Yun na lang. Kamusta? Okay naman po, busog po kami, kumain kami kanina diyan sa canteen. Pero yung samahan mo sa lumalayo, kapag nakasama kayo, what are the things you discover about him na special sa kanya? Special sa kanya. Na ngayon na magka-love team na kayo. Na masakakilala mo na siya, oo. Parang, we're still in the stage na getting to know each other. So, I think yun yung special sa aming dalawa. We're getting to know each other. Yung pala. Pero kung sakali ba manligo siya? Ah, wala. ano lang po. As of now, talagang work and professionals. Work is work. And that's it. Ayan. So, again, just invite them to watch.